So yung affected po is yung sa left hind leg niya, no? Kung mapapansin nyo yung sa right, ito yung sinasabi natin na femoral head, yung bilog po, nandun siya mismo dun sa socket. So yung sa right is nasa normal position po. Yung sa left, ma'am, medyo palabas siya. Ayan po, ayan. Hindi siya talaga fitted dun sa socket, nasa labas siya, no? Kaya yun po, so... Yun nga, yung sa treatment plan natin, kailangan niya ng surgery. Kailangan po natin putulin yung sa femoral head, itong bilog na to. And then yun po, pagka naputol na, syempre hindi na mag-uumpugan yung dalawang buto. Mangyari yung sa muscle po, babalutan ng muscle yung sa buto. And then yun yung magkikreate na false joint. So, dun siya makakalakad. Sa kasalukuyan, kamusta kayo, Martians? Today, gusto ko lang kayo i-update dahil medyo matagal na rin since hindi ako nakagawa ng maayos-ayos na video. But kung naalala nyo, this past month, I think, gumawa ho ako ng fundraiser about hashtag Save Oliver. Si Oliver ho, once again, siya yung kapatid ni Blue na husky din na na-diagnose ng hip dysplasia. So what we did is since yun nga, medyo... financially unprepared yung tita ko on that certain instance is nag-fundraiser tayo. So, luckily, spoiler alert, good news. Luckily, we raised the money needed for the operate. So, pumunta kami dun sa clinic on a Saturday and then, ayun, may onting interview na nangyari kay Doc. And luckily, na-inform naman kami na ganun-ganto yung mangyari. Yun nga lang, nung mismong araw ng surgery, bawal mag-video, syempre, bawal. So, they sent us videos ng mga updates kung kamusta na si Oliver after his operation. And ako, hindi na ako kasi pwedeng sumama after, you know, the succeeding days to make a really good documentary because right on those days, I was busy and I had work. So, I had to finish what, syempre kailangan kong finish yung personal work ko and everything. But yun, sinenda naman ako ng updates about sa specific matter na nangyari. And ayun, nasasabi ko na ayaw na ito patagalin pa. But right now, sobrang thank you. Thank you sa inyo. Thank you sa mga nag-donate dahil there's two takeaways from this, from when I made this. Honestly, bucket list ko to na mag-fundraising to know what it feels like, to know how, you know, how things go. Ayun, it's somewhat disappointing and fulfilling. Muna sa lahat, fulfilling dahil, yun nga, napagamot natin siya and ngayon, naglalakad na siya. Yun nga lang, medyo iika-ika siya kasi sabi nga naman ni Doc na medyo hindi na siya ganun makakalakad na maayos dahil may tinanggal na joint sa kanya na mamumura yung muscle. Tapos doon siya makakapaglakad ulit na maayos, din siya aaray. But yun nga lang, magkakaroon ng changes sa way, the way siya maglakad. Medyo iika siya ng slight lang naman. Saludo ko sa inyo and I'll pray for you guys and I hope mas maraming blessings na, na dumating sa buhay nyo. Dahil sobrang thankful talaga ako. Kasi yung iba kahit 6 pesos may nag-donate, kahit 10 pesos, 20 pesos, may nabigyan ng 1,000, may nabigyan ng 500, may nabigyan ng bigger amount. Alam niyo naman kung sino kayo na nag-donate for Oliver. For me, this fundraiser is really an eye-opener but hindi ko na siya explain further on my own personal sentiments. I've learned a lot of stuff from it. And gusto ko magpasalamat sa inyo talaga, Martian. Sobrang maraming salamat pati sa mga totoong kaibigan na nag-donate. Grabe kayo. Grabe, insanely. From the bottom of my heart, my aunt, yung tita ko, at yung tita ko, nagpapasalamat din sila sa inyo na nag-donate kayo. And grabe, grabe talaga. So once again, guys, maraming salamat. I wish more blessings come your way. And yeah, thank you for saving all the... Ling Ling Long.